Hi guys, dahil wala akong ibang maisip na content dahil may sakit ako, papakita ko na lang sa inyo kung anong ganap dito sa loob ng bahay. Dito lang talaga kami sa loob guys, mahilig lang kami dito, paikot-ikot, kasi hindi naman ako mahilig tumambay, walang pasok ngayon itong dalawa, si Janet lang. Mary Grace, nagtitimpla ng gatas. Tuwing umaga talaga guys, siya nagtitimpla ng gatas. Masipag magtimpla yan eh, kasi kinukuhaan din niya yung gatas ko, kaya siya ang laging nagtitimpla. Masipag yan, kada umaga yan ang ginagawa niya guys. Ayan, magpapainit siya ng tubig, tapos itimplahin niya. Bawal kasi ako sa kape guys, kasi alam mo na mahina yung pangangatawan ko dahil operada ako, kaya bawal ako sa kape. Ewan ko ba, basta manghihina ako kapag kape yung iniinom ko. Kaya gatas na lang, kaya lalo akong tumataba. Ano ba naman yan? Baby kasi ako guys. Yung aming saksakan ay ganyan lang dahil ayaw gawin ng partner ko. Lagi kong nare-request na i-fix niya yung saksakan, kaso lang hindi niya pa rin ginagawa. Kaya ayan, disabit muna tayo guys. Pasensyahan niyo na yung aming saksakan dahil ganyan talaga yan. Medyo matagal na. Ayaw kasi gawin ng partner ko. Request ako ng request. Ayan, mainit na yung tubig, kaya magtitimpla na si Mary Grace. Sanay na sanay magtimpla yan guys, kasi nga yan ang ginagawa niya tuwing umaga. Mahilig din yan siya sa kape. Minsan nagre-request niya na magkakape siya, tapos minsan yung gatas ko bago dumating sa akin, hinati na niya naman yung buong baso ay tasa, iniinom ko. Kaya okay lang sa akin na hati kaming dalawa. Baby din yan eh, dalawa kaming baby. Ayan na nga, tapos na. Ito na yung gawa niya. Ayan, pang baby. Wala tayong magagawa dahil kailangan ko kasi ang calcium guys, kasi operada ako sa buto. At ayan naman yung Janet na yan. Hindi pa daw siya naligo guys, kaya nagtatago. Pati tuloy yung isa, nahawa na. Ayan, ayaw humarap sa video. Kala mo naman eh, kakainin siya ng video. Ayan, makalat guys, kasi hindi pa kami nagligpit. Ayan naman yung si Jelaine, busy dahil gumagawa siya ng mga gawa niya sa school dahil walang pasok. Merong mga pinapagawa ang teacher niya, kaya busy-busyhan. Ayan, para Christmas tree namin guys, kalbo pa. Hindi pa namin kasi binilhan kasi wala kaming pambili. Ano lang pag may pera kami, tingnan mo guys, kalbong-kalbo. Wala pa kahit isa nakasabit. Tinapon yata kasi yung mga decoration yan, pati yung light, kaya hindi na namin mahanap. Wala akong maisip na content, kaya ayan, bi-video ko na lang tong mga pasaway na to. Tapos, mamaya-maya, pag hindi na mainit, magagatas na ako, iinumin ko na yan, mainit pa, kaya halo-halo muna tayo guys. Halika na at gagatas tayo. Bakit naman, nagre-review, kasi mamaya guys, may pasok yan siya. MWF kasi ang pasok niya, kaya maya maya maliligo na rin yan, tapos papasok na din. Ay 4 pala pasok niya guys, tapos umaalis siya dito sa bahay ng 2 PM kasi medyo malayo ang school. Ayun guys, may ayuda, binigyan kami ng kapitbahay namin ng turon. Sakto guys, wala kaming pambiling merienda. Tuwa naman yung mga alaga ko kasi may merienda silang makakain. Ayan, tapos na si Jelaine guys, kaya ayan, mag-EML na yan. Busy-busyhan na yan si kaka ML. Adik kasi yan sa ML. May isa pang model, kunwari lang yan guys, pero gusto nang kumain ng turon yan. O, diba? O, tama ako, diba? Kunwari lang yan pa model-model, pero talagang mamadali na yan. Aba, namili pa yan. Pipili pa yan ng malaki. Thank you nga pala sa nagbigay si Ate Tina. Thank you sa pamerienda. Sakto, wala kaming pambiling merienda. Ang sarap ng turon. Ang daming asukal, matamis. Thank you po. Ayun si Jelaine, kunwari pa yan. Pero gustong gusto na rin niyang kumain guys. O ayan na, diba? O kakasabi ko lang, pero ayan na. O diba, sabi ko sa'yo eh, mamadali din. Guys, hindi ko alam kung nasaan yun guys. Gala kasi yun eh. Ewan ko kung nasaan. Maubusan na siya ng turon. Bahala siya sa buhay niya. Kainin ko. O ubusin ko na lang to kasi wala siya. Pasensyahan niyo ng manok guys. Kasi yung panabong ng kapitbahay namin, nandyan sa gilid namin, maingay talaga siya. Ewan ko ba, maingay siya. Eh, hapon naman.
umaga naman dapat mag-iingay yung manok. Pero ewan ko sa kanya, bakit pa na yung sigaw. Ayun na nga guys, kain tayo guys. Ako naman, pipili naman ako ng sa akin. Bahala yung si Mary Grace, uubusan ko na. Dahil meron pang dalawa, tig-isa dapat kami nito. Pero kakainin ko na to guys. Bahala ka dyan, Mary Grace. Kasi gala ka eh. Hindi ka makita kita, bahala ka, uubusan na kita. Kain guys, ayan na yung dalawa, pumuesto na, o oh, diba? Tig-isa kaming turon guys, hindi naman ako magagawa nito dahil hindi ako mahilig magluto. Dahil alam mo na, hindi talaga ako marunong magluto, huwag kang maingay. Mahilig lang ako kumain pero hindi ako mahilig magluto. Kasi nga naman, hindi kasi ako marunong, kaya ayun, hanggang kain lang ako. Sarap ng turon guys, o oh, maraming asukal. Magaling talaga magluto si Ate Tina. Madalas yun siya nagluluto. O ayan na nga guys, diba kakasabi ko lang, adik yan si ML, kaya ML na yan kasi tapos na yung trabaho niya. Ang Janet, ewan ko anong gagawin yan, tapos na rin siya nag-review. Baka maya maya maliligo na yan kasi 2 PM, aalis na siya dito sa bahay kasi papasok niya sa school. Ready na rin yan, tapos ang Mary Grace naman umalis. O ayan guys, bagsak, diba? Kasabi ko lang, nag-iisip yun ang gagawin, pero yun, bagsak pala. Ito na nga pala yung gala na si Mary Grace. Ayan, nanonood. Pagkatapos gumala, nanonood. Buti na lang, tinirahan ko siya ng turon. Eh, sana, inubos ko nilang, nakulangan pa ako. Kaso lang, iniisip ko siya, wala siyang merienda. O ayan, tulog ba yan? O nanonood, nanonood pala yata guys. O kami naman, nanonood ng TV. Walang magawa kasi nga hapon na, ayan. Nood kami ng YouTube. Ganito lang ginagawa namin guys maghapon. Pinabili ko nga pala si Mary Grace ng gamot guys kasi masagat ang tiyan ko. Ayan, alam mo na kawan ng sakit ko kasi yan ang gamot ko, saging, Gatorade, tapos apple. Humilap talaga yung tiyan ko guys, may nakain akong hindi maganda. Mabilis kasing masira ang tiyan ko, talagang humilap siya guys. Nakailang balik na ako sa CR. Ayan, nagre-reklamo, pagod na pagod daw siya, iinitan daw siya, kaya yan. O diba, ang arte yan, ang arte mo sis. O diba, pagod na pagod daw siya, init-init daw, reklamo siya ng reklamo. Ayan guys, pinabili ko siya. Malapit lang naman yan dito sa amin yung bilihan. Kasi masakit talaga ang tiyan ko na kailang balik na ako sa CR. Kaya kailangan ko ng gamot. Maya pabilhin ko pa siya ng gamot kasi yan pa lang ang hindi siya nakabili ng Lumutil. Yung utos ko sa kanya din, isa sa utos ko kasi nakalimutan niya. Tapos itong oral. Yan, titimplahin ko mamaya kasi grabe, sakit ng tiyan ko. Pabalik-balik na ako sa CR. Sakit talaga ng tiyan ko. Reklamo pa na reklamo. Wala daw siyang sukli. Hindi, wala daw siyang pamasahe. Oha, kamot ulo pa. Galit pa yan guys. Kaya yan, maya-maya kakainin ko na yan. Para hindi nahihilip yung tiyan ko. Ang hirap kaya, ang sakit ng tiyan ko, paulit-ulit akong punta sa CR. Ay nako. Ayun na si Madam Janet, nag-asikaso niya na dahil papasok na siya guys, magto 2 PM na, bisibisihan na yung lola mo, ready to school na siya. Siya lang may pasok ngayon guys, kasi itong dalawa, wala silang pasok, kaya ayun, gumagawa sila ng mga gawain nila sa school. Monday to Wednesday lang pasok ni Mary Grace tsaka ni Jelaine. Si Janet naman, MWF. Tapos Saturday, kasama Saturday may pasok siya. Kaya yan, third year college na yan si Janet. Tapos grade 7 naman si Mary Grace tsaka si Jelaine. Si Erica naman ay grade 11. Senior high na si Erica. Yan. Wala nga pala si Erica guys. Nandun kay Tita Hazel niya. Kasi kailangan ng kasama si Sian. Walang kasama. Nag-i-school na. Kaya dun na lang muna siya. Online class naman si Erica. Kaya ito lang ganap namin buong araw guys. Ayan. O yung isa naman.
Ano kayang gagawin? Malamang mag-TikTok yan. Mahilig sa TikTok. Hindi naman, yung TikTok naman walang hilig sa kanya. Tingnan natin, sasayaw yan eh. Akala mo magaling sumayaw. Oha, tingnan natin. Pupwesto na yan. Sasayaw yan. Oha. O, di pa. Sasayaw yan. Si Mary Grace, mahilig. Eh, lahat naman sila guys, mahilig yan mag-TikTok. Pag may time talaga, nati-TikTok yan sila. O, diba? Kanya-kanya yung account yan sa TikTok. O, ano? Sumayaw ka na, Mary Grace. Tingnan natin kung magaling sumayaw, guys. O, diba? O, ha? O. Sabi ko sa inyo, eh, mag-TikTok. Eh, kalam, ma. Galing sumayaw. Diba? May ganyan-ganyan pa siya. O. Ang TikTok, walang hilig sa'yo, Mary Grace. Ikaw lang yung mahilig sa TikTok. Makapa-apa yan, ang lamig-lamig ng ano, sahig. Hay, nako, pati yung isang yan, nakapaa din yan. O, diba, pareho silang magtita. Mga pasaway, kaya laging sumasagat ang chan. Kasi, laging nagpapaa, meron naman chinelas panloob. Ayaw lang talaga nilang isuot. Kasi mga tamad, tamad magsuot ng panloob na tsinelas. O, dali. Kaya mo yan, Mary Grace. Tuloy mo lang yan. Gagaling ka rin sumayaw. Magugustuhan ka rin ni TikTok. Nakakatamad guys, pag ganitong oras, sarap matulog. Kaso na makakatulog kasi masakit ang tiyan ko, humihilab. Kaya ayan, ito na lang ang bisibisihan na lang ako mag-video. O, ito ay Mary Grace na pani ang TikTok. Ito naman isa, ayan, hindi marunong yan magkabit ng tie niya guys. Lalapit pa sa akin yan para ikabit. Tapos tinuruan ko siya na ganyan magkabit ng ano niya, tie niya. O tingnan mo, hulaan nyo kung nakakailang try sa niyan. O, diba? Matatapos niya na yan, pero tingnan mo, mas mahaba pa yung maliit. O, tama ba yan, Janet? O, maling-mali. Kaya, ulitin mo yan, Inday. Kasi mali. Ulit. Take two tayo. Take two. Hindi talaga siya marunong yan, guys. Dati ko pa siya tinuturuan, pero may hirapan siya. Hindi kasi siya sanay. O, take two tayo. Tingnan mo. Tingnan natin kung tatama pa yung pagkabit niya ng tie niya. Pero, guys, hindi talaga yan siya tatama. Oh, tingnan mo. Alitong-lito siya. Tapos parang ang hirap-hirap gawin yung necktie niya. Oha. Tingnan natin kung tatama siya. Mahirap pa. Ayun guys, paalis na si Janet. Tapos kami naman matutulog na. Hanggang dito na lang guys. Bye! See you next vlog. Bye!